Guys, welcome back to my channel. So for today's video, gagawin ko na finally yung samgyupsal mukbang ko na sobrang tagal ko nang gustong gawin. Pero ayun, hindi ko kasi alam kung ano yung dapat ginagawa o sinasabi or something. O kumakain naman talaga. Ganun, alam mo yun. So yun, at bilang excited nga ako sa mga napamili ko sa Korean grocery, itutuloy ko siya ngayon and go with the flow na lang tayo, sis. First things first, painitin ko muna yung pan ko kasi may butane kami rito. So yeah, painitin natin. Yum! Okay. So habang pinapainit natin, papakita ko lang sa inyo yung meat natin. Like I mentioned, walang beef dito sa amin na ganun yung cut. So puro bacon slices lang tayo na marinated in yung bulgogi beef something something. And then ito yung galbi naman. Konting-konti lang yung meat ko kasi nga ako lang ang kakain and sayang naman if may sobra, diba? Medyo mainit na yung pan, so lalagyan ko na siya ng pork. Tapos yun, natatakot lang kasi medyo mataas siya, sis. Ka-level siya ng mukha ko, sis. So, atras tayo, atras. Kadok. Okay, start natin to. Masarap daw to kasi na-try na nila sa baba. Kasi pagdating ko kanina, hindi naman ako ganong gutom. So, hindi muna ako kumain. Or hindi ko muna finilm. Ganun. Sila na una na. Tapos yan. Latag lang natin siya, sis. Dinig nyo yun. Sis, maganda lang yan ngayon. Mamaya pagka tumatalsik-talsik na, scary na siya. Tapos dito sa side na to, lagay natin si itay. Yung, ano ba to? Beef ata. Yung para sa beef naman siguro to. Namarinate to siguro mga 1 hour lang. Ganun. Outside piluyak is parang legit na talaga, diba? Tapos, to think you're in the comfort of your own home. Especially ako ngayon, nasa kwarto ako kasi mainit sa baba. Diba? At least hindi gaanong mainit gaya sa mga normal na samgyupsalan, diba? So yung while waiting for this to cook, papakita ko yung iba ko pang nandito, yung kimchi. Scary. Kimchi, and then I have yung samjang ko. Yarn. Samjang. And then lettuce. And yung bulgogi beef ko na noodles. Yan. Diba? Sis, parang masarap siya, sis. Na-excite na ako talaga. Okay, game. Baliktarin na natin siya. Balihon na balihon. Yun, di ba? Actually, hindi ko siya nakikita kasi sobrang taas nga. Pero, para makita nyo rin, di ba? Adjust na lang ako. Scared na ako. Medyo malapit na siya mag-oil. And pag nag-oil na, ibig sabihin nun, sisimula na siyang tumail. Thumbstick. Scary. Hindi ko talaga alam yung gusto ko i-try yung kukbang. So, ayan, siguro. Pag natutunan ko to or nagawa ko tong ganito, try natin more kukbang, diba? Start tayo sa pancit canton, sis. Sa mura lang. Huwag tayo dun sa may masyadong mahal. This one, hindi naman siya ganong expensive kasi ito, 1/4 kilo ng bacon slice, siguro nasa, ano lang, 52 or 82, basta ganun lang. Less than 100 lang yung 1/4 ko. Tapos, madami na rin naman yun kasi nakakain na yung mga kasama ko sa bahay. Ayan na. Nagsistart na siya mag-oil and nagsistart na siya tumilam 6 sis. So yun, when cooking for samgyupsal, pag nagluluto kayo, just make sure na hindi nyo gagamitin yung chopstick nyo pang tawag sa ganito, pang balibaliktad ng meat, especially if raw, lalo pag pork, kasi hindi safe and baka makontaminate yung mga ano nyo, mga utensils niyo. So, yung luto lang talaga yung hahawakan ng chopstick niyo. Okay? Aray, aray. And then yung, ano, huwag nyo isasabay. Huwag nyo isasabay sa may, yung luto, huwag nyo ibabalik dun sa may plato ng hilaw. She is very wrong. Hininaan ko ng sobra kasi nga gusto ko mag, yung oil, yung medyo mag, ano ba tawag sa ganun? May term kami sa culinary na. Oh, basta yun, lumabas yung akin. So ngayon, try ko muna yung bulgogi beef na noodles. Nananigas na kasi kanina pa siya na andito. Sis, nagnangya.
Okay, game. Nako. Paano ba? Kuha na lang tayo ng maliit. Masarap. May kalasa siya. Pero masarap to pag may karni. Sarap to pag may partner. Aray. Ayan na. Ayan na tayo. Yan na nga ba ang sinasabi. Gusto mong samgip. Yun yung gusto ko sa samgipsal sa may ano, pag beef. Ay, kasi hindi tumitilamsik ang beef. Ay. Ay. Back in the frame. Yan. So, yun, ito yung ayoko pagka-marinated yung meat na kinakain or niluluto sa samgyupsal. Kasi mas, alam mo yung medyo mas nasusunog na yung marinade na hindi pa luto yung meat itself. So, yun, pipili na ako ngayon ng mga luto na dahil excited na si ate mo. So, pinatay ko muna yung butane kasi gusto ko nga parang mag-render muna yung fat. So, kalma muna sila, mamshi. Pero kakain na ako. Yung mga luto na, pwede na yan. Sis, luto na yung iba dyan. Ito, luto na ito. Ah, luto na siya! So, ito, luto na siya. Ha? Yan. Tumutulo-tulo pa. Transfer ka na sa plate na malinis. Malinis dapat lagi yung plate, guys, ha? Huwag yung pinaglagyan ng hilaw, yun din paglalagyan ng luto. Parang, Ayaw mong gawin yan, lalo kung pork. With beef, parang hindi gaanong scary kasi makain naman tayo ng beef na medium rare or rare pa yung iba. Pero pagka pork, especially pork and chicken, make sure well done talaga yung luto nila kasi medyo mas marami silang dalang germs and bacteria compared to beef. Yun lang, share ko lang. Think ko lang ito kasi medyo malalaki sila. Hindi ko kaya to, sis. Ang gamit kong gunting is literal na gunting ko lang sa kwarto. Malinis naman to, kaya okay. Wala akong gunting na pang samgyupsal, you know. Pour lang tayo, sis. Yan. Kuha na ako. In-excite ako. Tapos, kuha tayo ng ganito. Saan yung karne? Kasi gaya dun sa picture, diba? May karne sa taas. Sana lang marunong ako mag-chopstick. Diba? Yan, may karne sa taas. Tapos, hindi siya sa taas. Sa gilid. Ayan. Tapos, tea. Kota yung kitchi. Nalagay ako ng kimchi dito sa side. Kimchi, ayoko nung ganito. Yung, gusto ko yung leafy part lang ng kimchi. So, yun yung kukunin ko. Tata. Ito. Dati sobrang hate ko yung kimchi, pero ngayon, sis, sobrang love ko na siya. In fairness, sa pansit, sabi mo, gogi noodles na to. Parang favorite ko na siya. Mukhang mapapa-order ako, sis. Sana lang nakukuha ko, diba? Yan. Skuha ulit. Ang sarap. Kimchi. Sarap. Fairness sa marinade. Hindi ako fan ng mga marinated na meat sa mga samgyupsal. Pero in fairness, this one,
Gusto ko to. I'm gonna eat more. Try ko naman lettuce wrap naman. Yan, wrap tayo. So, samgyupsal 101. Malamang alam na ng lahat to kasi parang hindi siguro, imposible sigurong may tao pang hindi pa nakakapasok ng samgyupsalan. Pero just in case, hindi mo pa alam, get a leaf, get a meat, get meat, lagay mo sa loob yan, sis. So, kumuha kang kimchi, sis. Tapos, kuha ka ng samjang, sis. Alam, struggle, sis. Kuha ka ng samjang, pahid mo yan dyan. Tapos, roll over. Roll over. And then, ihamal mo yan, sis. Grabe. For me, super perfect combination ng kimchi and ng samjang. I don't know. Pero super sarap. Pansit ulit. Balik tayo sa pansit. Beef bulgogi. Sarap, mamshi. Yan, dito ulit. In fairness, wala akong pinagsisisihan dito sa ginagawa ko at sa mga nabili ko. Oh my gosh. And in fairness sa kimchi na to, iba siya dun sa mga kimchi na yung commercial na gawa na meron sa grocery. Kasi ito, locally made dito sa Zamboanga. And ito lang yung kimchi na gusto ko, especially pag sa bahay lang kami. Kasi parang siyang kalasa talaga ng mga nasa samgyupsalan talaga. And feeling ko ito din talaga siguro gamit nila dito. And ito yung nakasanayan kong lasa. Kasi before na-try namin yung grocery, parang super commercialized talaga siya na hindi na masarap. Pero this one, ito yung kain tayo, sis. Sis, ang sarap, sis. Promise. Natatakam ka ba? Bumili ka na. Charot. Wala nang kani. Ang karne sa marinade. In fairness. Super sarap. Uubos ko ata yung karne ko, sis. Sabi ko pa man din, marami na siya. Tapanggalin ko siguro ito. Medyo sunog na talaga siya. Galin natin. Pauling ka na, girl. Yeah. Ang sarap. Hindi ko sure, pero yung marinade, para siyang, para niyang ginawang mas tender yung aeroplano na naman. Ginawa niyang mas tender yung pork. Kasi pagka salt and pepper lang yung pork, medyo tumitigas talaga siya and medyo yun, matigas na lagi siya. Sobrang nag-coagulate. Sobrang nag-coagulate yung meat. Well, this one, super tender niya lang, tapos super sarap ng lasa. Manamis-namis siya actually, kasi nga bulgogi, diba, medyo matamis si bulgogi. And then yung isa, yung galbi, hindi ko rin talaga alam. Sa kinakain ko ngayon, sis, hindi ko na alam saan si galbi at si bulgogi. Pero parehas naman silang masarap, so okay na yun. So, ayoko nitong part na to. Ayaw na ayoko yung... Ay, tumagsik pres. Ayaw na ayoko yung pupunta ka ng samgyupsalan tapos ibibigisip puro yung... Sabi ng batang sa Tagalog, eh. Puro yung stock lang yung binibigay sa'yo. Parang, sis, ano to? Naubusan na ba kayo ng dahon at puro stock na lang yung binibigay niyo. Uubos ko ata yung kimchi ko. So, wrap ulit tayo, ito. Wrap ulit. Yo, yo, yes, yes, yo. Ganun, wrap. Jokes. Hangkor na. Kumain ka na lang, kala mo. Diba hindi kayo natuwa na sa joke na yun? Funny ka. Hey! Nahulog. Okay, wala pa 5 minutes. It's kimchi na naman. Diyan mo yan si... Masarap siya kasi matamis nga yung marinade. So medyo nababalance out niya yung anghang and yung
alat ng samjang. Ang sarap. Ito ulit. Fairness dito sa beef bulgogi na mapapabili ata ako, sis. Sarap. Ang hirap niya lang kainin pagka malamig na siya. Dumikit na sila, sis. Sarap. Ito ulit. Sobrang ginagustuhan ko yung noodles. Kasi yung, ganito yung gusto ko noodles. Ito yung nagustuhan ko sa Korean na noodles. Yung mismong noodles nila. Kasi yung pasta nila, kasi medyo mataba, tapos medyo chewy, unlike yung sa pancit canton ngayon na medyo, ano nga, soft na, ano na siya, lata na ba? Whereas this one, chewy pa rin siya. Pareha sila ng noodles nung fire noodle challenge, ah, fire noodle challenge, fire noodles lang. Mm. Harap ulit tayo. Ang liliit ng lettuce, ah. Ha? Thank you. Kanya na to, bugnaw pa. Yan, may delivery tayo. Pak! Siyempre, nakaka-umay talaga. Aminin natin, nakaka-umay yung samgipsal. Siyempre, puro karne yan. So, yun, kahit unli siya, tapos sasabihin nila na sayang pagka nag-coke ka or soft drinks or something kasi mabubusog ka agad. Pero sis, medyo umay siya and bidli, good siya, Zay, kung hindi ka mag soft drinks. Yan. So, yun, share ko lang. Wrap ulit tayo. Karne. Samjang. Kimchi. Pagka-wrap, ito yung gusto ko talaga, yung dahon talaga mismo. Ang crispy, di ba? Barap na sa noodles. I'm so sorry, ang sarap, hindi na ako napagsalita. Ang sarap ng kimchi kasi medyo crunchy pa din siya. Sarap mo yung pa-transfer ako. Lettuce tapos, pansit tapos, lettuce. Ang sarap, sis. I'm so sorry. Kung anong oras mo ito pinapanood, sorry. Pero I highly recommend yung link ng mga marinades nito nasa video ko ng Korean grocery haul. Yun, sis, super worth it. And to think, ha, 119 pesos lang yung isang bote. Tapos ito, parang halos hindi siya nabawasan nung nag-marinate kami nito. So, super sulit nung 119. Ang daming mararating. Ang daming cravings ang masasatisfy nun. Kimchi naman. Yan. Tapos, excuse me. Balok. Huh? Ah, ASMR, sis.
Sarap. Medyo nanigas na yung mga karne ko, so initin ko lang ulit para mag-soften na sila a bit. Luto na sila, pero gusto ko lang na medyo mas malambot pa siya kumpara sa ngayon, sa state nila. Kasi dahil sa marinade, I think may sugar naman yung marinade, diba? Kaya medyo nanigas na siya. Back to the pancit. Fairness, nabubusog na ako, ha? Pero masarap talaga siya, so... Osh! Hindi naman ganun karami kasi yung kinakain ko. Magre-react yung jowa ko talaga pag nakita niya, sasabihin kung hindi ako malakas kumain. Kasi sabi niya, lakas ko daw kumain. Hindi naman. Kunti-kunti lang na nakakain ko, eh. Pero totoo, sobrang lakas ko nga kumain. Pero yun, nung nag-start na ako mag-lose ng weight, unti-unti na rin na parang binabantayan ko na yung mga kain ko, ganyan, nililimit ko na minsan. Tsaka minsan hindi na lang din talaga ako nagugutom, ganun. So yun, ngayon siguro nabawasan na. Kaya rin siguro medyo nabawasan din yung pisngi ko. Favorite sambiyop sa alam ko, K-pop, they have the best kimchi rice ever. Natukan man si Envy. They have the best kimchi rice ever, diba? So yun, sobrang love ko sa kimchi rice nila. Tinry kong gawin sa bahay, hindi successful. Super chaka ng kinalabasan. So yun, sad, sad lang. Kasi hindi ko siya nagawa ng gaya nung sa K-pop. K-pop is my favorite sambiyop sa house. Kasi masarap yung spring roll nila, masarap yung beef nila. Maganda yung lutuan kasi nade-drain talaga yung oil. Hindi yun, sobrang wala lang. Tuwan-tuwa lang ako sa K-pop. Cebu K-pop yung sinasabi ko kasi yun lang yung natry kong K-pop. And doon kami lagi ni Jowa. Minsan, eh dati ayaw na ayaw niya kasi syempre mahal nga, 499. Pero ngayon, every time nasa Cebu kami, magtatanong yun, di ba tayo pupunta ng K-pop? Ganyan, ganyan, ganyan. So, I'm sorry na-influence kita sa bisyo ko. Imagine having... Like, pagka malapit na ang bisita ko, naghahanap talaga siya ng samgyupsal. My gosh, ang mahal ng hinahanap na sistema ko. Yung iba mangga lang, hilaw, ganyan. Ako si samgyupsal, sis. Hindi siya healthy. Sa bulsa. Siguro, medyo hindi ko na kaya. Eto, bibigay ko na sa kanila. Sa baba. Sa mga abangers ko, ganun. Medyo nabubusog na si ate nyo. So, last wrap na tayo. Diba? Ang boring ko magmukbang kasi sobrang konti lang ang kanakain ko. Ewan ko ba? Wala lang. Gusto ko lang din magmukbang. Kasi natutuwa akong nanonood ng mukbang ng iba. So, may channel naman ako. Bakit hindi ko gawin? Diba? Yan, karne ulit. Tinatanggal ko yung skin. Kasi tendency with pork, medyo matigas nga yung skin niya. Tapos nagiging parang chewing gum. So, tinatanggal ko yon. Tapos nalagyan natin dito. Tapos, sinjang. And kimchi. So, wrap it all up. To wrap up our video. Okay pa tayo, sis? Okay pa, okay pa. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. And if you did, please don't forget to subscribe. And please hit the notification bell so you'll get notified every time I upload a new video. Thank you so much and see you on my next one. Bye! Mwah.